Samantala, nananatiling alerto ang Bureau of Customs sa mga dayuhang nagsisilbing couriers ng ilegal na droga. Isa na naman kasing Thai national ang naaresto matapos umanong magpuslit ng droga sa NAIA Terminal 1. Napag-alaman ng mga otoridad ang pagdating niya mula sa isa pang Thai national na nauna nang naaresto noong Sabado. May news to go si Isay Reyes. Arestado ang Thai national na si Sukasem Rafirat matapos umanong magpuslit ng mahigit 2 kilo ng shabu sa NAIA Terminal 1 kahapon. Alas 8 kagabi nang iharap ng Bureau of Customs at ng PIDEA ang suspect sa media. Ayon sa PIDEA, kabilang ang suspect sa West African Drug Syndicate na siya rin kinabibilangan ng isa pang pinaghihinalaang drug courier na si Napaporn Kamsa na naaresto rin sa NAIA 1 nitong Sabado. Sa interogasyon ng Customs kay Kamsa, napag-alaman ng mga otoridad ang pagdating ni Rafirat sa bansa. Mula Bangkok, lumipad ito ng Africa, tapos Dubai, saka pumunta ng Maynila, lula ng Emirates Air Flight EK332. From airport, didiretso siya ng hotel, magche-check-in, and then ite-text niya yung nag-utos sa kanya na tagalabas, and then may tatawagan yung tagalabas para kunin yung bag. Yung bag lang ang kukunin, and then papalitan ng ibang bag para dun ilalagay yung gamit. Ang mule naman na kinukuha nila is Southeast Asian mule pa rin. So, pangalawang beses na Thai national ang nailpasok nila. Yung paghiwa po namin dito, pagbaklas po namin ito, nakita na po namin yung ito po yung pinaka nagko-conceal po dun sa shabu nga po, yung nakabalot po ng tape. Iniwa na lang po namin ng konti yung tape, as yun na po, lo and behold, nandun na po yung shabu, ma'am. Itinanggi naman ang suspect na kanya ang mga nasabat na droga. I don't know everything. I don't know. Oh, you don't know everything. But this luggage belongs to you, ma'am, or not? This luggage belongs to you? You said earlier yes, right? I don't understand. Modus daw ng sindikatong may hawak sa suspect ang kumuha ng mga Asians para maging drug couriers. Patuloy naman ang customs sa pagiging alerto sa mga dayuhang nagsusumubok magpuslit ng ilegal na droga sa bansa. I've been sending out warnings. Lahat ng hudi namin nasa print, nasa radio, nasa TV. We are really doubtful bakit tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpasok. Well, it's because of money. Isay Reyes, GMA News.